Good morning! So for today, tuturuan ko kayong gumawa ng homemade pork longganisa with hamonado flavor. So may pagka-sweet siya. Uy, sweet! It has no preservatives too. So, mas safe ito kaysa sa nabibili nyo sa supermarket and groceries. Pwede nyo rin siyang pangnegosyo or pangkain lang. So meron ako ditong 1 kilo ground pork. Naglagay na ako ng minced garlic. And then onions. Black pepper, paprika, iodized salt, bay leaves, soy sauce or oyster sauce, brown sugar, ito na rin yung magbibigay ng color since hindi na ako maglalagay ng food color dito, and then mix it well. You can also use washed sugar kasi gumamit lang ako ng brown sugar dito para mabigyan siya ng color since yun nga, hindi ako maglalagay ng food color. Then, naglagay na ako ng pineapple juice. So, dito magagaling yung hamonado flavor niya. Mix it well. As binder, naglagay na rin ako dyan ng breadcrumbs. And then, I mix it well again. Another binder na inad ko is yung cornstarch. And then mix it well. And then this one, you can rest it at least for 1 hour or overnight. Lagyan nyo lang ng cover, lagyan nyo sa ref. So for the molder, gumamit ako ng 2-in-1 manball sausage stuffer and meatball maker na ito na nabili ko sa online. So madali lang siyang gamitin and very useful talaga siya. I will post the product link on the description. I will show you later kung paano siya gamitin. Then you also need this edible sausage or longganisa casing or hog casing. Mabibili mo rin ito sa online. So yan, i-insert mo lang tong longganisa casing dito sa may sausage stuffer. And then maglagay ka ng meat sa loob. I-fill mo siya hanggang dun sa level na meron pang space enough para ilagay yung pusher. So ito yung pusher na part na rin nung sausage or longganisa stuffer. So yan. So lalagay mo siya dun sa taas. And then ipupush mo na yung ground pork palabas. So ngayon, papasok na yung ground pork dun sa longganisa casing. Ayan, ganyan lang siya kadaling gawin. So napaka-useful talaga nitong tool na to. I will also post yung product link ng longganisa casing sa description. So, ayan na guys. Meron na tayong longganisa. Kailangan nyo rin pala nitong butcher's twine na mabibili rin sa online. Yung ginagamit na pangtali sa longganisa or sausages. So, yan. Itatali ko na. Hati-hatiin na natin ito. So, ito talaga yung ginagamit na pangtali sa mga sausages or longganisa. Hindi kayo pwedeng gumamit nung basta na lang na kahit anong pangtali. Kailangan nyo talagang bumili nito. Make sure na pare-pares yung length. So, sinusukat ko muna. So, ayan. Itali nyo lang ng itali hanggang sa lahat maitali nyo na like this. So, ayan. Pwede nyo siyang pangnegosyo or pangkain nyo lang sa bahay. And this has no preservatives. So, safe siya. Kailangan iwas-iwas na rin tayo sa mga foods na nabibili natin sa mga groceries na may mga preservatives. So, pakukuluan lang yung longganisa hanggang sa mawala na yung water, mag-evaporate, and then lagyan ng konting oil. Ayan. And then, yan na. Yan na ang inyong homemade pork longganisa. Yummy!